So, do mo konnichiwa. So, ngayong araw, aalis kami ni Rachel sa... Wait, hindi ko kasi alam masaya. Ginugil ko lang ngayong araw. So, yun. So, ngayong araw, aalis kami ni Rachel sa... Pupunta kami sa Tanoike Park. Hindi ko alam, wala akong idea kung ano meron din sa lugar na yun. Kaya lang, ginugil ko lang. So, yun yung nakita kong park na medyo malayo dito. Siguro mga 40 kilometers. Yung layo niya simula dito sa bahay namin. Pero, yun, sandali lang kasi Sunday na ngayon. May pasok pa ako bukas. Pasok? Wow, student. May trabaho pa ako bukas. So, yun. Anong oras na mo? Mag-11 PM na. So wala akong idea kung ano yung magiging vlog natin. Samahan nyo kami ni Rachel, pero yung sipong ko sobrang lala. Sa mga hindi pa nga pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Masato Moriya, half Japanese na Filipino, naka-base dito sa Japan. So let's start na sa vlog natin. Peace! Ganda ng nanay ko. Alis lang ako, ma. Okay. Yes. Alis lang. Sama ka. Nakangiti na aking ngiti lagi sa video. Tao, ma. Bye-bye. Papaalam din ako sa lola ko. Ano ka kung marinig ka kami? Oba-chan, itikuru. Itikuru. Itikuru? Oo, chato deka kitikuru. Okasan mo? Oo, ore dake. Hiroku. Masato. Masato. Nandako, telebi. Kaya nang nangutulu. So, douga. Oba-chan, genojin naru. Oba-chan, terebi deru komushiru na. Itekuru ne. Kamay, ipas panghanap ko si Lola. Ma, sabi ko kay Lola, itekuru. Ingat ka, Hiro. Iba-iba pangalan ko pagkausap ko si Lola. Kakalooka! So ngayon talaga kita makakasahan. Navigation ko alam. So pupunta kailangan. Wala pa akong kain. Anong oras na? Magto-12 na. So, gutom na ako. Pupunta na natin si Rachel. Wow, come down, babe. Long time no see, babe. Long time no see. Yes. Gugutom na akong tagal mo, babe. Yes, no. Gugutom na ako. Libre mo ako. Diba kaya? Ay, ang baba magpa-Saudi YouTube ngayon. So, yung kakaya mo na kami ni Rachel kasi... Iinat kasi nasa loob tayo ng sasakit. So kakain muna kami ni Rachel ngayon. Kailangan ng power kung TV, baka naman. Dito kami kakain ni Rachel. Kahit si Sato, baby. Oh, busog! And may power na tayo. Ito na lang minakasahan ko. Ikaw na lang bahala. Wala talaga akong idea kung saan itong pupuntahan namin. Ikaw na lang. Dito na kami ni Rachel sa Tanoike Park. Ito yung view niya. Dito lang kami muna banda sa parking kasi kukuha ako ng drone shot. Wala lang, napakasimple niya lang yung lugar mag-ingat. Napakasimple lang yung lugar na to. Tapos parang walang katao-tao. As in, natago siya. Nakikigawa siya banda. So yun, first time ko lang ito nakita sa Google. Wala lang, parang view lang siya na may lake na whatever na nandyan, di ko alam. Parang sarap lang mag-relax, walang katao-tao. So, kukuha muna ako ng drone shot. So, mamaya pag-uusapan natin yung struggle ko this season, kung bakit ganito yung title ng vlog natin. So, yun. Samahan nyo muna kami. Kukuha kami mga videos dito, mga drone shots. So, sana may maganda akong makuha na shot. Nakakuha na ako ng drone shot. So, linagay ko na muna yung drone ko dun sa may sasakyan. Naghahanap kami ng Rachel kung saan pwede pumunta. Ay, yung lugar. Wala siya masyadong tao, kaya lang saan ka tinamata ko. Struggle? So, sobrang kulang ng tulog ko ngayong araw. Pero okay lang kasi sayang naman yung oras na, diba? So, pwede na magpahinga anytime eh. Parang ganyan siya. Wala lang, maganda lang siyang picture. Tapos magkwentuhan kapag nandito kayo, walang katao-tao. So, baba tayo, babe. So yun, hindi rin kami magpapagabi ni Rachel naman ngayong araw. Maaga yung pasok niya bukas, maaga rin yung trabaho ko bukas. Kailangan namin magpahinga agad. Pero in-enjoy lang namin yung araw na yun. Mag-chill-chill lang kami ngayon. Pero walang gastos masyado. As in, kumain lang kami ng katsudong bago kami umalis. So yun na, diretso na kami dito. Best thing, the best thing.
Ewan ko lang kung may nakakapansin nito. Hindi pa kayong tawag sa inyo. Siguro sa mga part ng last vlog ko. Kasi pumasok lang ang idea na sabi ko, bakit di ko kaya ibahin yung ninong na i-change ko sa MASA. Diba? Correct me if I'm wrong. So, yung pangalan ko, Masato. So, ginamit ko na lang yung MASA na kasi may tumatawag sa akin na MASA dati sa mga kaibigan ko. Tsaka, minsan tawag sa akin ng nanay ko, MASA. So, paisip ako, bakit hindi ko na lang kaya tawagin ng taga-MASA? Parang Japanese name ko siya na tatagalugin ko sa Tagalog words. Parang okay yun. Parang yun. Tinatry ko rin. Kaya, iniba ko na yung from ninong to MASA. So habang nagpapahinga kami ni Rochelle dito sa munting parang kubo na walang tao. So yun, sasabihin ko na sa inyo kung bakit ito yung tinitle ko ngayong araw. Kasi nga, every year, ito yung struggle. Every year, ito yung struggle ko. So nakikita nyo malakas yung hangin. So sumasakit yung mata ko. Minsan, sobrang nagluluha ako. Tapos yung lalamunan ko, sobrang nagsisikip. Tapos, inuubo ko minsan. And then, yung sipong ko hindi tumitigil. As in, bahing ako ng bahing. Tama ba yung Tagalog words na? Bahing ako ng bahing. Kahit natutulog ako, minsan nagigising ako para lang bumahing. So yung tulog ko ngayon, everyday, siguro 3 to 4 hours na lang kasi hindi ako makatulog ng maayos. Tapos nagtatrabaho pa ako, nag-YouTube pa ako. Yun, sobrang struggle na ito siguro. This season na naman siguro mga February, March, April to May, mga ganun, mga 4 months siguro. Ako magdudurusa na naman. Ito yung sakit ko. Ang tawag dito sa in Japanese is kapunsyo. Parang pollen allergy siya, yung ganun. Galing siya sa puno. Sobrang hassle niya talaga kasi ito, yung mata ko lagi nagluluwa. Tapos kapag kausap mo yung tao, minsan hindi ka makapag-usap kasi nga inisip ko hindi lumalabas yung boses ko. Depende sa tao yan, merong konti lang. Hindi malala. Sa akin kasi sobrang lala. As in, hindi ako makatulog ng maayos. Sobra. So, kaya ayoko lumalabas talaga every season ng ganito. So, kung mapapansin nyo yung mga YouTube content ko rin, laging nasa loob ng bahay. Sana maintindihan nyo. So, hindi na to gagaling. In every year ko itong, unless na hindi ako pupunta sa Pilipinas. Kasi noong 2019, bumisita ako sa Pilipinas na sakto, April yun. Yung time na sobrang lala ng kapun siya ko, na allergy ko. That time na umuwi ako sa Pilipinas, pagdating sa airport, after 1 hour, nawala talaga. As in, malinis yung ilong ko, malinis yung boses ko, malinis yung sipong ko lahat. Sobrang saya ko. Kaya ito na lang din yung ginawa kong title sa vlog natin ngayon. Kasi nag-decide lang naman kami ni Rochelle na umalis kami ng bahay para medyo mawala-wala yung stress syempre. Dahil sa corona, almost every week na nasa bahay na kami. Pero baka next week, isama namin yung mga kaklase niya, pumunta kami mag-ice skating kami. As of now talagang pumupunta na lang kami sa walang tao. As in, kahit may tao, 10 meters away kami. Gusto ko lang i-share sa inyo itong nararamdaman ko, alam niyo yun. Ganto ako magbablog ngayon. So, nasa gitna tayo ng daan. So, bahala na sila. Kanina, may dumaan na tao, hindi ko napansin na nasa gitna pala ako. So, yun. Nababalo ako ngayong araw. Kaya, nandito ako ngayon sa lapag. Mukha ko talagang betlog ngayon, mga kamasa. So, ayun. Sabi ko sa samahan niyo ako sa vlog na to. Magpapakabalo lang tayo kasi wala akong content ngayon. Tsaka wala akong ginagawa. Pero, may mga nakareserva ako. Reserva? May mga nakareserva akong content. Pero, hindi pa naman yung ginagawa ni Rochelle. Yun nga. Gusto lang naman talaga mag-relax ngayong araw. Siyempre, maganda nga yun eh. Kung ano yung bagay na gusto mo. For example, gusto ko mag-vlog. Tapos, gusto ko magbigay ng oras sa girlfriend ko. Gusto ko i-enjoy. So yun, nagagawa ako yung tatlong bagay na sabay-sabay. Yung parang ganun. Kaya masaya ako nag-vlog ako sobra. Kasi nasasama ko rin si Rochelle kung saan gusto ko pumunta. Ano na, babe? Inuuwak na ako dito eh. Oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. May tao. Nakakaya. Siyase. Ingay ko pa yan. Tagal mo kasi. Sarap-sarap pa ng ikam. Kala mo bahay ka eh. So yun, makawala na ako ng battery. Bibilisan natin yung pag-outro-outro dyan eh. Yun nga, kasi pauwi na rin kami ni Rochelle. So yun, napansin ko na wala akong dalang battery sa pang-vlog kong camera. Grabe yun, ang katikatin ng mata ko na tapos sumisikip na yung dibdib ko. So pauwi na rin kami para makapagpahinga kami ng maaga rin kasi may pasok kami bukas. So next week, mag-a-skating kami nila Rochelle! So dito na ako magpapaalam. Pasensya na, hindi ako makatingin sa kanya.
camera kasi nagda-drive ako. Maraming maraming salamat sa panonood at sana na-enjoy niyo itong video na to. At kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe and magkita-kita ulit tayo next week and peace!